Maayong hapon sa Tanano. So, it's me again, Shane Dixon. So, for this video, papakita ko lang sa inyo kung ano yung basic na ginawa namin nung before National Day. So, gabi to, nanood kami ng volleyball. Kasama ko dito yung bata na anak ng driver namin. Sumama pala sa akin. So, yan, wala akong kaday kasi kasama ko yung bata. Sarap niyong ibenta. So, siya yung nag-video niyan. Dinownload ko lang to sa TikTok kasi wala akong video. And iyan yung kaibigan ko, naka-blue. Semi-final to, parang warm-up ng kinabukasan. Kasi final nila kinabukasan sa Liga ng volleyball. So, ayan, in-enjoy namin yung paglalaro. Ay, paglalaro, panunood. Kahit bored na yung bata, kakabwisit. So, ayan, sa sobrang inis ko sa kanya. Kasi iba tong batang to, demanding to eh. So pumunta na kami sa free shop to all of you guys na nandito sa Saudi, try nyo mag free shop dyan, refreshing dyan. So pwede kayong kumanta dun kay sa front. So since Saudi National Day, pagka kinabukasan, ayan, may pabaloons-baloon silang green, ganyan, 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 basta kay ganyan, oh, diba? Maganda dito pag ano, lalo na kung wala masyadong customer. So nag-order ako ng nachos and avocado shake, and kasama ko is coffee. So maganda dyan, maganda yung place nila, hindi masyadong matao. Ewan lang kung pagpasok kasi namin hindi masyadong matao. So pagka kinabukasan bumalik ako dyan, punong-puno na siya kasi syempre Saudi National Day na siya. So hindi nga lang masyadong maluwag yung ano, parang maliit na bar lang talaga siya, Cristo bar. So ayan, pwede kang kumanta dyan. So pwede rin kayong mag-request ng song, kakantahin ni Kuya dyan sa harap. And nag-request kami ng Count On You, but hindi niya kabisado kaya gumawa siya ng sarili niyang tono. And kung gusto niyo rin mag request or either mas prefer niyong kumanta sa harap, then kakantahin niyo lang yung song niyo. So dito, ito na yung kinabukasan sa Saudi National Day na to. And bumalik kami bumalik kami dito kasi puno na dun sa ibang mga ganitong resto. So kasama ko dito yung mga kaibigan ko, hindi ko na dinala yung bata kasi yun nga, magastos siya. Lilimit ka kasi sa oras mo kasi bata yun eh. So at least man lang na-enjoy yung araw na walang trabaho, and kahit pa paano naibsan yung lungkot, yung ano, sa pamilya, kami sa pamilya sa Pilipinas na nakapunta ng ganitong lugar kahit pa paano. So masaya itong araw na to. Kaso nga lang, yun, hindi kami masyadong nakagala-gala dito lang. So ito na nga, gaya ng sabi ko kanina, pwede kayong kumanta dyan sa harap. Si Ate na taga Uganda, kumanta siya ng anong title niya song na yan. So ayan, may mga tao sa likod, may kasama din siyang nagbibideo. Yung naka-black na parang nag-i-spark yung damit niya na green, yung katabi ni Ate na naka-pink, yung taga-Uganda. Siya talaga yung taga, siya yung, parang siya yung hinire dyan for today's video. Siya yung hinire dyan para mag, for entertainment sa lahat ng tao. And parang yan lang yung araw na, nakita ko din kasi siya sa Bulaluhan, itong babae na to yung naka-black. Nakita ko siya sa ibang ano, sa ibang restaurant na kumakanta. So I think hinire din siya dyan sa araw na yan. So ayan, kanta-kanta si Miss Uganda dyan. So diba, feel na feel niya yung hand gesture niya. Yun. Tsaka yung kasama niyo, yung buhok niya, hindi niya alam na may tao sa likod siya. So pink na pink yung suot nilang dalawa. And
iba din yung Uganda. I think yung mga taga-Uganda is hindi sila cover. Like, for example, parang sa atin lang din mga Filipino na kung anong gusto nilang isuot, anong prefer nilang isuot, isuot nila. Hindi katulad dito sa Saudi na balot, ganyan, yung parang pati buhok, yung Muslim na Muslim yung dating. So, sa kanila, katulad lang din sa atin, pero hindi ako sure kung ngayon lang sila nagsusuot ng ganyan na fit kasi since Saudi National Day and okasyon naman, so baka binigyan lang din ng freedom yung mga tao since Saudi National Day. So some of you are asking kung nasa Pilipinas na ako, lalo na kung nakikita nyo akong naka-post ng naka-t-shirts sa labas, sa restaurant or whatever, sa park. And hindi po ako nagti-t-shirt pag pumapasok sa mall. Either nagti-t-shirt ako pero may kimono akong dala or jacket. Just in case kasi we all know guys, especially to our women here in Saudi Arabia, na hindi talaga proper yung makikita yung balat mo. Especially kung hindi nakakover yung below elbow or below the knee. Dapat naka-close pa rin kahit papaano. Naka-fit ka pero cover pa rin yung puwet. Kung naka-fit ka ba, kailangan naka-cover pa rin yung pitan. Or kasi loose pants or loose shirts kasi kumbaga sinabi nila na yun ang okay na hindi na mag-abaya. So siguro dapat mag-iingat din. Sana ngayon lang ganun. Yeah, may butas-butas yung mga pantalon, yung fit na fit ang damit. Sana pinagbigyan lang ngayon. And mag-iingat pa rin tayo kasi mahirap kaya na nang dahil lang sa pananamit natin nakamulta tayo ng ilang libo. O, tingnan mo si atin na naka-green. Ang daming nakakapansin yan. Hindi lang ako, pati mga nasa likuran kasi alam naman natin na hindi to Pilipinas. Alam namin na hindi to Pilipinas, pero mag-iingat pa rin sa pananamit. Tsaka, hindi natutuwa, or tayo mga Pilipino, as in, sexy tayo sa sarili natin, tuwang-tuwa tayo sa pananamit natin, pero alam natin na marami pa rin Pilipino at marami pa rin mga Saudi women na hindi natutuwa sa pananamit natin. Tsaka siguro, alamin pa rin natin yung limitations natin, no? Hindi sa pangingialam pero concern as women, no? Concern as Filipino na hindi natin to bansa, lalo na Muslim country to. So respeto baga, hindi pa rin, unless kung ino-open na talaga nila na kung ano yung okay na, kung ano yung pananamit natin, kung ano yung klaseng damit na isusot natin, as in open na open yung Saudi. Since hindi pa talaga masyadong open yung Saudi, so up to us naman kung ano yung choice, or it's our choice naman kung anong isusot natin, as long as hindi tayo mas maganda kasi hindi tayo pasaway sa mata ng ibang lahi or ibang tao kasi hindi natin to country. We can do what we want, lalo na sa Pilipinas. Anything we want, but here in Saudi, pero parang malabo. Kahit kasi ako nga, kinakabahan talaga ako pag naka-t-shirt ako sa labas eh. Tapos wala akong kimono, kaya minsan nagtatanong pa ako, okay lang ba? Parang hindi ako kabado ako eh. Kasi lalo nakakalimutan ko, hindi ko talaga siya sinasadya na ganito yung suot ko, pero nakakalimutan ko talaga. Minsan nakalimutan ko magdala ng jacket. Pero siguro once, twice lang siguro nakalimutan ko na pumasok lang kami sa restaurant. So, yun. Hindi naman ako nagagala ng kahit saan para ma-display yung katawan mo or yung balat mo. So, ingat pa rin. So, that's all for today's video, guys. Outer. Hanggang dito na lang. Sincerely yours, Shamita. So, kumanta na siya ng The Prayer, no? So, tapos ng ating video. Thank you for watching again. Thank you for watching, guys. And thank you for supporting me. I hope you are in good condition, sir. Sunny. Wish. Look into my eyes and wish. Char. Thank you for watching.